Gaano ka ba kahandang pasakop o mag-give in sa plano ng Diyos para sa iyo? Magandang araw ng Biyernes, mga kapanalig. Ika-20 ngayon ng Disyembre, ika-5 araw ng ating Misa Nobinaryo sa nalalapit ng Pasko. 5 tulog na lang, Pasko na! Hari nawang mapuspos ng pananabik ang ating puso sa muling pagsilang ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines and Daughters of St. Paul. Matutunghayan natin ang tagpo ng Annunciation, ang pagbalita ng Anghel Gabriel sa Mahal na Birheng Maria na siyang tema ng Mabuting Balita ngayon. Nang ika-6 na buwan, ang anghel na si Gabriel ay inutusan ng Diyos sa isang lungsod ng Galilea na tinatawag na Nazareth, sa isang birheng na idulog na sa isang lalaki sa lahi ni David na ang pangalan ay Jose at ang pangalan ng birhen ay Maria. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng babae ay sinabi niya, Aba, puspus ka ng biyaya. Ang Panginoon ay sumasayo. Sa mga pangungusap na ito, si Maria ay nagitla at pinagdili-dili ang kahulugan ng gayong bati. Datapot sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa mata ng Diyos. Tingnan, maglilihi ka at manganak ng isang lalaki na tatawagin mong Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama at maghahari siya sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at walang katapusan ang kanyang kaharian. Winika ni Maria sa anghel, Paanong mangyayari ito? Kayong wala akong nakikilalang lalaki. Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya ang ipanganganak ay magiging banal at tatawaging anak ng Diyos. At tandaan mo, ang kamag-anak mong si Isabel ay naglihiri ng isang lalaki sa kanyang katandaan at yaong tinatawag na baog ay nasa ika-6 na buwan niya, sapagkat sa Diyos ay walang bagay na di mangyayari. Narito ang lingkod ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Sinasabing ang pagsang-ayon ni Maria sa kalooban ng Diyos ang pinakamakapigil hiningang bahagi ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Bagamat makapangyarihan ang Diyos, nirerespeto niyang lubos ang malayang pagpapasya ng bawat tao. Kaya nga't noong sabihin ng anghel ang kanyang mabuting balita, natulala at parabang huminto ang lahat. Pero nang tumugon si Maria, Mangyari nawa sa akin ayon sa wika mo, nagbunyi ang langit at lupa dahil tunay ngang matutupad na ang plano ng Diyos. Muling niligawan ng Diyos ang sangkatauhan at sa pamamagitan ni Maria, muli tayong sumang-ayon sa kalooban ng Diyos na tayo'y maligtas. Mga kapanalig, sa buhay natin kung minsan, mas pinahalagahan natin ang sariling kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos. Matularan nawa natin si Maria. Magkaroon nawa tayo ng isang pusong laging bukas, mapagnilay, handang tumugon, at sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH at sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin, asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat. Ito po muli ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang sa kabila ng kabisihan ngayong Kapaskuhan. Pagdating ng manunubos, laging paghandaan.